Veteranang Bukonera. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ageless beauties. Pumapageant kahit lola na. O ayan na. Bigay na bigay sa pagrampa. Wala naman daw kasi sa edad ang pagpapaganda. Basta't may ibubuga. Gaya ng mga nakilala naming kontesera. Aba sa taas ng kanilang mga heels. Dedma Sarayuma. Palakpakan naman sa mga veteranang Bukonera. Mga palaban sa pagandahan. Sa tindig, aura at dating, wala silang uurungan. Pero ang eksena, hindi lang sila basta tita, kundi mga batikang Bukonera. Meet Veronica Veron. Sa edad niyang 54 years old, aakalain mong laman pa rin ng mga beauty contest si Veronica? Mula noon hanggang ngayon, ang kanyang figure, pang model pa rin ng hulma kahit golden girl na. Feeling ko ang ganda-ganda ko. Parang belong na ako sa mga, kasi hindi mahihain nga ako, no? So na-boost lalo yung confidence ko noon. So parang masaya po talaga. Iba ang pakiramdam na sumasali ka sa mga beauty pageant. Lumaki bilang simple at mahihaing probinsyana si Veronica sa kanilang bayan sa Guagua, Pampanga. Wala sa hinagap niya ang rumampa sa entablado ng pagandahan. Lumuwas ng Maynila si Veronica pagka-graduate sa college. Namasukan siya sa isang kumpanya sa Makati bilang marketing assistant. Dito'y kinatok siya ng pagkakataon na sumali sa isa sa pinakamalaking beauty pageant sa bansa. Hindi man naiuwi ang corona pero nagbukas ng maraming oportunidad ang pagkakasali niya sa binibining Pilipinas. Napakarami po. Like yun na nang after ko mag-join ng yung way back binibining Pilipinas, naging Mondragon model po ako noon. Then naging artista po ako 1991. Naging ramp model ako, commercial model. And of course, ang daming offers. Hanggang sa nagkapamilya si Veronica. Pero ang beauty pageants, pilit siyang tinatawag pa rin. Heto siya ngayon, certified contesera pa rin. Take note, hindi siya nalolot-lot ha, dahil ang lola niyo nananalo pa. Like last year, naimbitahan ako sumali po nung sa Manila Film Festival. Sa Fashion Week yon, parang fashion icon. So it's a modeling po yon na contest din yon. At eto daw ang sikreto ni Veronica para mapanatili ang aura ng isang reyna. Wala kang diet. Pero medyo iwasan ng konti sa soft drinks yan. Basta yun po, walking, yun lang ang ginagawa. Plus syempre, meron tayong mga beauty products na ginagamit, di ba po? Age is just a number, sabi nga niya. At naniniwala siya that her beauty is truly ageless. Kung pangarap niyo po, ituloy niyo lang. Huwag po kayong maniniwala sa mga sasabihin ng iba na hindi mo bagay, hindi ko ito para sa'yo. Kung ano yung nasa puso mo, gawin mo. Saka maniwala ka lang sa sarili mo po. Heto naman si Barbie Arcache, ang tinaguriang mama ng mga Bukon. Lumaki siya sa konserbatibong pamilya kaya matindi ang kanyang pinagdaanan noong siya'y nag-out bilang transgender woman. Pero akalain niyo bang pumasok si Barbie sa seminaryo? Yung parents ko kasi are both doctors. They were both doctors and they wanted me also to become a doctor. Unfortunately, hindi ko kayang maging doktor kasi it was very difficult for me to study medicine. And kung hindi ka magdo-doktor, magiging pari ka. So nag-seminaryo rin ako. I had a story that I went inside the seminary not just once, but twice. Oh no, three times. Twice in college and then once in minor seminary. Pero talagang hindi. There was a different calling for me. Pero sadyang matindi ang kanyang pusong babae. Kaya ang dating seminarista lumabas para maging ganap na reyna. Labis na nadismaya ang kanyang mga magulang, abay pinalayas pa sa bahay si Barbie.
So they kicked me out. They put my stuff in a bagahe and just like that's pinalayas. So I had no choice but to fend for myself. Para mabuhay, rumakit siya at dumiskarte. Gusto sana niyang pasukin ang gay beauty pageants. Pero problema niya ang kanyang itsura. I wasn't born beautiful. I was very masculine. I was a cute boy. I was a cute boy. Pero pag sa pageant, dapat you should be feminine, soft. Talagang I had to go through the butas of a needle to really achieve how I look right now. Sobrang hirap. Hanggang kinarir niya ang maging itsurang babae. At ang unang Beaucon na sinalihan, ang isa sa pinakakilalang gay pageant sa Maynila, ang Miss Gay Quiapo. Plaza Miranda, ang ano nun. So that was in, I can remember, 2002, 2003. And then that was my first breakthrough, I won. Ang unang contest, nasundan pa ng pangalawa. Hanggang sa hindi na mabilang sa daliri ng kamay ang mga sinunggaba ni Barbie na mga beauty contest. Sa mga nagko-contest na transgender or the trans community or mga bikunera, you have places na kailangan mong panalunan para makonsider kang legit and iconic. Ladies and gentlemen, what is the hardest part of winning? It is winning because you are hungry to win. At ang lamang daw ni Barbie sa kanyang mga kalaban, ang kanyang pagiging brainy. You stand up and become the best person that you can. Affirmation talaga na talagang dun sa pagpapageant, nakuha ko yung acceptance. Taray, pinapalakpan ako ng tao. Tapos pagbababa ako sa stage, feeling mo, you're a star. Sunod-sunod na corona at titles ang kanyang napanalunan, kaya mas naging matunog ang kanyang pangalan at napasama pa sa mga powerhouse na patimpalak. I got money from pageants to pay for my mom's caregiver, medicines, lahat. Busy na ngayon si Barbie. Ibang eksena na kasi ang kanyang tinututukan. Ito ay ang pagnenegosyo. Ibang contest naman ang nilalaban ko. Contest ko sa pagiging isang businesswoman. Because hindi naman pwedeng 53 years old, 60 years old, nakaswimsuit pa ako parading on stage. Diba? I have to find something more lasting, more magtatagal. Magtatagal yung pera, tas invest. Yun ang naano ko at naging brand owner ako ngayon. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto. Dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Sino bang hindi nakakakilala ngayon sa kanya? Ang halos 70 anyos na magandang dilag na ito, nag-iingay ngayon sa social media. Siya si Jocelyn Cubales ng Quezon City, ang palabang 69 years old na gustong sumali sa Miss Universe Philippines. Bata pa lang daw si Jocelyn, pangarap na niyang maging beauty queen, kaya lang ay tutol ang kanyang ama. Sabi ko sa father ko noon, Dad, gusto ko din dyan. Gusto ko din maging beauty queen. Kaya lang sabi ng father ko, no. Sabi niya, you have to finish your studies first. I want you to be a lawyer like me. And kasi kapag ginawa mo yan, or I wanted to be a singer as well, baka mamaya hindi ka na mag-aral. And ayoko noon. Bilang masunuring anak, isinantabi ni Jocelyn ang pangarap niya at isinubsob ang sarili sa pag-aaral hanggang maging licensed teacher. Pero sadyang malakas ang tawag ng larangan ng pagandahan kay Jocelyn. Nang makakuha ng diploma, sa halip na magturo ay sumabak siya sa fashion at commercial modeling.
After college, so I did my master's nga sa Ateneo, and I worked as a model sa Hyatt Regency. Naging flight attendant din siya, pero bumabalik pa rin siya sa fashion industry. Sa mga tagumpay na inani ni Jocelyn sa mundo ng fashion, parang nawala na sa kanyang isipan ang pangarap na maging beauty queen. Hanggang nitong 2023, inanunsyo ng Miss Universe Organization na alisin na ang age limit sa mga future candidates. Alam ni Jocelyn na ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Kaya agad-agad sumabak siya sa screening. It's like an impossible dream. Imagine sa age ko na 69, matatanggap ako, Miss Universe. Sabi ko, well, wala na age limit ang Miss Universe. Eh, try ko na rin. So I never thought that one day they would open this for ano na, yung age limit na mawawala na, di ba? Wala, who would think about it, di ba? Nitong buwan lamang, sumali si Jocelyn sa Miss Universe Quezon City. Pumasok siya sa top 10. Hindi man nakuha ang corona, patuloy pa rin siyang mangangarap. There's always a saying that if a door closes, a window opens. Diba? And if you don't get something that you're praying for, God will give you something that's for you. Parang much more better than that. Mahalaga daw na nakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga aspiring beauty queens na nakilala niya sa pageant. Dahil sa confidence na ipinakita ni Jocelyn, laman siya ng mga balita. Ano daw ba ang sikreto niya? I eat vegetables and fruits more. I don't eat meat. Sometimes I have milk bath, sometimes tea bath, green tea, rooibos tea, black tea. Minsan, I use yung red wine. Red wine is very good and it's anti-aging. May kahulugan daw sa kanyang pagkatao ang ma-recognize ang kanyang mga kayang ibuga. You don't measure beauty because of your age. You can still be beautiful at any age. Ang totoong ganda ay wala sa edad. Kahit wala na sa kalendaryo, hindi ibig sabihin mahihiya ng ayusin ang sarili. Ang importante, be confident and embrace the beauty of aging gracefully. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.